This is something that consumes a lot of our time as an architecture student, and I remember these days, nung face-to-face pa, every single time we were given a plate, paunahan kaming lumabas ng mga classmate ko since walang wifi sa campus namin, paunahan kaming sumagap ng data and able for us to find a very good reference material for us to realize ilang oras na pala kaming nagsiscroll, tapos mag-deadline na, reference pa lang yung nahahanap namin. This video, I would like to give you 6 tips on how to find a very good reference material immediately. Let's go! What's up guys? It's Reanne with the letter R, your incoming 4th-year architecture student studying in Reannemendza. As an architecture student, siguro natatanong nyo din minsan, pwedeng bang may gayahan? Kasi sa mga iniisip namin bago kami pumasok ng architecture shops, marunong ako mag-drawing pero hindi ko pa kayang mag-drawing nang wala akong kukopyahan. So my good news to you right now is, sa ibang mga subjects nyo in architecture, papayagan ako nyo. Actually, yung iba nga required pa na talagang may reference kayo. It's either hahanap ko sa internet, on-site talaga, tapos dun mo talaga gagawin yung mga drawing mo or yung plate mo. Since sa architecture kasi, you'll have some laboratory classes na mga 3 oras, 4 na oras, 6 na oras. So, ngalay na ngalay ka talaga. Drawing lang talaga lahat yon, literal. And also, there are cases wherein papupuntahin kayo dun sa site and then pipicturean nyo lang yung possible reference material nyo na gagamitin. And then, saka nyo siya gagawin. It depends pa din. For example, sa amin before, we're asked to go around Del SUD. So, since medyo malaki yung complex ng Del SUD, kami yung bahalang humanap ng reference material namin, kami yung bahalang humanap ng angulo, ganyan. Sumagi na nga din sa isip ko, sabi ko, shocks, ang saya siguro talaga if I have a background in photography. So, since galing ako ng multimedia, second year pa kasi sa MMA yung photography, so hindi ko siya naabutan, pero gusto ko talaga ng photography kasi it really helps din as an architecture student. Art is not just about the hands. Very important talaga dito yung mata natin. And ngayon, itong mga tips na ibibigay ko sa inyo, it'll be very helpful for you kasi maa-aware kayo na, oo nga no, dapat pala napansin ko yung ganitong factor ng image, ng reference. Kapag baguhan ka pa lang sa drawing or sa painting, kung ano man yan, may mga factors na very simple lang siya pero hindi siya kaagad nasa spot ng untrained eye, something like that. Number one thing to consider is the symmetry of the photo. So, it's either symmetrical siya or asymmetrical siya. Sinabi natin symmetrical, ibig sabihin yung spaces niya sa gilid, pantay talaga siya. Kapag sinabi naman natin asymmetrical, most of my works, hindi talaga siya nasa gitna. Pero, I always aware myself na kailangan ko gumamit ng rule of thirds. Gamit nyo siya using the grid line, yung nasa pag nagamit kayo ng camera. So, kukonsider nyo lang siya. Kasi ano eh, masakit sa mata kapag parang alanganin yung space ng reference nyo, kakailang siyang tignan. So, pwede nyong gawin dyan. Pwede naman kayong mag-crop, lalo na kung HD naman yung image na meron kayo. So, ngayon, nakita mo na na yung reference material mo is okay naman yung spaces niya. Of course, very important thing to consider and choosing your reference material is the light. Personal na tip ko to sa inyo. Ako, gustong-gusto ko yung mga reference material na nakikita ko kung nasaan yung source of light. Kasi kapag hindi ko alam kung nasaan yung source of light, ang hirap talagang magkulay, guys. Ang hirap talagang mag-shade. Sigurado, kung nasaan yung source of light mo, ang nangyayari sa kanya minsan is nagiging flat yung itsura ng photo. Parang ang dull niya tignan. Para sa akin, medyo mahirap kapag night yung reference material nyo. So, I would highly suggest, lalo na kung nag-uumpisa ka pa lang, mula ka muna sa mga day setting pa lang, yung mga tirik na tirik yung araw. Yan yung magagandang reference material kasi dun pa lang ma-establish mo na yung highlight, yung mid-tone, yung shadow ng drawing mo. And magiging mata na siya, maganda na siya kaagad sa mata. Yan po ba if I'm going to put a filter on my reference material? I've watched a tutorial before na nagsasabing mostly daw hindi daw talaga nilalagyan yung mga reference material kasi parang nagiging fake daw yung itsura. Naglalagay ako ng filter para mag-fit dun sa personal style ko. So, depende kanya-kanyang style yan.
Pero isa sa mga napansin kong disadvantage of putting a filter is that nagiging varied kasi yung kulay na kailangan yung gamitin. Huwag kayong matakot mag-adjust din ng mga light. Para sa ibang tao, ayaw nila. Pero ako, as far as I can remember, all of the reference material that I've used so far in my life, ina-adjust ko talaga yung mga brightness, yung mga exposure, yung mga shadows. Lalong-lalo na if hindi maganda yung pagkaka-picture ng camera. I believe kaya naman ginawa yung mga ganong klaseng editor yung mga setting is for us to maximize it. And of course, since we're an architecture student, very important para sa atin yung perspective. May mga plates ako, lalo na before, na hindi ko din talaga to napapansin. Not after call out ako ng prof ko sa interior ata yun. When I was in second year, kailangan na kailangan yung perspective doon. Pantay yung perspective ko. If you're using an iPhone, there is this setting na kapag nagpunta kayo doon sa editor ng photos nyo, ayun, papakita ko na lang saan. Kung saan pwede nyong iayos yung perspective. Kung malalaman nyong maayos yung perspective nyo kapag perpendicular yung, for example, yung mga walls doon sa mismong grid ng guidelines. Other than the setting of the iPhone is, if you have a Photoshop, very, very important talaga siya. Kasi sa Photoshop, madaling-madali nyong maaayos yung mga perspective. If medyo warp yung image nyo, pwede nyo ding i-fix doon. Digital na kayo, guys. Kayo naman din yung hahanap ng angulo dun sa nirender nyo. Kaya, very important talaga tong mga factors na to. Kapag digital na, magagamit nyo din tong mga guidelines na to. As an architecture student, isa to sa mga pinaka nagagamit talaga natin. And I will say advantage natin na aware tayo dito sa bagay na to. Just yung entourage. Specific plate din kami neto sa viscom na entourage lang talaga siya. So, when we say entourage, it's about the plants, it's about the trees, it's about the people, the cars. Sinagagawa kami talaga ng kahit anong mga works dyan. Lalong-lalo na kapag landscape yan. I would make sure na merong mga halaman sa gilid. I would make sure na may mga tao kahit onti lang sila. Maging totoo siya. Or kaya naman, kaya niya namang maging totoo. It can stand alone without the entourage. Para sa akin, hindi. Very dead yung plate ko kapag wala siyang halaman. Tinitan na kung tinitignan ko yung structure ng wala siyang mga plants na kasama. The color green on your plate is something that balances the entire image. Kasi lalong-lalo na kapag, for example, brutalist yung style ng architecture na gagayahin nyo or yung style nyo talaga. White, black. So, di ba parang medyo dull siyang tignan? So, one of the greatest thing that can balance that can soften the appearance of the work is the plant. So for my tip number 6, so final tip ko to, actually secret ko siya pero hindi ko na secret kasi sasabihin ko na sa inyo. It's actually the reflection. Madalas naghahanap ako ng mga reference na kita na kaagad yung mga reflection or kaya naman yung mga reference na may mga obvious reflections talaga. For example, may mga tubig, may mga selamin, ayan. So, actually guys, mas mahirap siyang gawin kasi mas magiging detailed yung work nyo. Kung nga lang, since ito ah, for example ko na lang sa inyo, bakit mahirap? Kasi, drawing ko kung wala tong tubig, so dapat plain na lang to, diba? Pero dahil may reflection sa, para kung inulit tong part na to ng drawing ko. Para sa akin, okay siyang tignan kasi parang sasabihin ng mga makakakita ka agad, shocks, kitang-kita yung reflection. Parang yun yung una nilang napapansin sa mga works ko minsan. Mga reflection din dito sa glass. So, yun din yung isa sa mga dahilan kung bakit nagustuhan ko siya. And on the water, though sa water naman, simple lang yung reflection niya. Pero I found it so attractive. As an artistic person na napunta sa architecture, gusto ko may touch of art palagi yung gawa ko. Hindi siya very technical palagi. It gives a feeling on my work. And syempre yung makakakita din naman yan is tao din naman, hindi naman sila robot. Maaaring yung feeling na gusto kong ilagay dun sa work ko is makuha din nila kapag tinitignan nila yung mga works ko. So yeah. So yeah, I think that's all for this video. Sana may nakuha kayo dito. I might create some videos pa related to this kung saan kayo makakakuha pa ng mga reference material other than Google and etc. If you have some questions, if you have some insights, leave it in the comment section. I will do my best to reply on those comments. And again, this is Reanne with the gray hair. Like, comment, subscribe, and see you all soon.